Hello guys, welcome sa aking channel. Okay, sorry guys ha, nung last time shadow ko nagmamadali na ilabas yung A Soriano kasi parang tumataas kasi yung price niya. Hinahabol ko na pantay yung kanyang cash position sa kanyang market cap. Ayan, at nakalimutan kong magbigay ng recommendation kaya hinabol ko po yung video na to. Alright. Hello guys, welcome back. Ayan, A Soriano, no? Nakalimutan ko lang na discussion ng last na video ko. So kung hindi nyo pa napapanood yung analysis natin ng A Soriano, panoorin nyo po, bibigay ko po yung link dito bago nyo po sundan ito para tuloy-tuloy po tayo, no? Alright. So, huminto po tayo sa discussion na yung cash po niya, no? At yung mga short-term investment niya in equities and bonds, parang kapantay niya yung kanya market cap. 11 pesos per share ang price ni A Soriano ngayon sa market, and yung cash niya and short-term position, 11 pesos per share din. So lumalabas na para libre si PDP at si 7Cs, no, na kumikita din ng 1 bilyon kada taon. At may iba pang business, may BPO, may aviation pa. Ayun, may real estate pa. Ayun, no? So parang lumalabas na 19 pesos per share. Pero medyo conservative na yung mga pinaggagawa ko dito. Dami ko ng pinagtatatanggal eh. Parang baka nga parang 20 to 25 pa po ang presyo po nito, no? Sa totoo lang, no? Parang lumalabas. Pero kailangan natin maintindihan po yung position po nila bago tayo talaga makapagsabi na ganun nga. Kailangan maintindihan natin saan sila naka-invest. Ano yung mga pinagbibili nilang equity. Kailangan din natin buting tingin nyo kung gusto natin maging toro. Doon lang po ako medyo duda. Siyempre, bago ang pakawalan yung pera natin, kailangan medyo wise po tayo. No? Aralin. Saan ba sila nag-invest? No? Actually, kung puro bonds yun, eh, wala akong problema. Eh, kung may equity, ano yung mga binili nilang equity? No? Siyempre, kailangan bago tayo bumili, no? Maintindihan natin yun. Alright, ayan. Pero guys, pansinin po ninyo na the past 3 years, may ano to, parang may momentum si ANS. Ayan, ito yung sinasabi ko, kaya hinabol ko yung discussion po na ito. Okay, tumataas kasi yung presyo niya, so mukhang undervalued siya at the same time may momentum. So ibig sabihin, para nag-a-align yung mga bituin sa langit, para may alignment, no? The stars are aligned. Fundamentally cheap and may momentum. So para may momentum, no, parang kung pwede ka sumakay sa momentum and then protected ka by value. And then look guys, tingnan nyo yung past 3 months, parang umaangat eh, no? Parang lumilipad. And look, may kapal dito ng volume, no? May volume dito sa ilalim. Pero of course, pagdating sa technical analysis, huwag po kayo makikinig sa akin dahil hindi naman ako marunong ng technical analysis. Pagdating sa technicals, hula lang ano, no? Ayan na, napaka-basic lang ng alam ko. May kapal lang ng volume dito. Sumipa pataas, no? Ayun, no? Pero yung long-term trend, pataas talaga, no? So, I don't know, guys, no? Siguro kung gusto nyo magtapang-tamangan, kilakati talaga kayo kung may budget kayo, mga 20, 30, 40. Kung gusto nyo, kung tinatamad kayong aralin yung ano nila, yung balance sheet nila, baka pwede tayong mag-average up, no? baka pwede. Mag-umpisa tayo, magbagsak muna tayo ng 4,000, ganun, no? Pumaas ulit, naging 1150 to, bagsak ka ulit ng 4,000, ganun, average up, no? I don't know, no? Kasi parang protected ka naman ng value. Ayun, no? Oh, anyways, yun lang naman yung billing ko, no? Kasi, ayun, no? Hindi ko nasabi na yung technicals niya mukhang maganda din. So, yung technical, fundamental, nagsama. Oh, yun, no? So disclaimer lang po, no? Mag-research po, pag-isipan mabuti, no, bago mag-invest. And kung meron kayong findings sa ANS, no, kung may analysis kayo, paki-share din po sa akin, no? Sa comment section down below, no. Turuan niyo rin ako. Kailangan ko rin ng teaching, kaya po tayo nag-YouTube para matuto din po ako sa inyo. Alright, please subscribe, no, like, share, hit the notification bell, at binabati ko kayo ng happy investing, guys. Bye-bye.